Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung ang gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Black Obsidian. Number 2, Citrine. Number 3, Jade. And number 4, Blue Onyx. Pumili na lamang po kayo kung ano pong stone ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unay na po natin ang number 1, Black Obsidian. Sinasabi po dito na ating tarot card na may paparating kayong kasaganahan. At sa mga single ay maaaring matagpuan nyo na ang inyong forever. Mag-iingat sa isang lalaki dahil may isang lalaki ka na maaaring makasagutan. At ang sitwasyon ng pag-aaway ninyo ay wala kang magagawa. Kumbaga, ikaw po ay gustuhin mo mang makawala sa sitwasyon ninyo ay wala kang kakayahan. Maaaring siya po yung nagdadala ng inyong pamilya. At ikaw po ay bagamat nasasaktan, nagtitiis na lamang. Yan, sabi rin dito na may paparating na balita tungkol po sa pera. At ang sabi rin po dito na maaaring ikaw ay mapuri ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. At ang sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa ngayon ay medyo magtatagal pa. At bilog daw po ang mundo at hindi naman laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Kayo daw po ay wais na tao dahil malabo na kayong maloko pa muli. At ang sabi rin po dito na parang may darating kayong malaking halagang pera. At ingatan ng inyong kalusugan dahil parang magkakaroon po kayo ng karamdaman at maging maaaring ngayong araw na ito ay hindi maganda ang inyong panlasa. At sa mga may anak naman na nakapili po nito, maaaring alalahin ninyo sa ngayon ay ang inyo pong mga anak. Maaaring may isang lalaki ka na makakaaway. At ang sabi rin po dito na parang meron naman kayong minsan na nakasagutan or nakaaway pero nagkakaayos din naman kayo kaagad. At ang sabi rin po dito na ating tarot card na kayo daw po ay huwag mag-alala kasi may paparating kayong kasaganahan at maging ganyan daw po kayo para kayo ay matupad ko naman ang inyong ninanais kasi isa rin daw kayo sa nagnanais na magkaroon ng sariling negosyo. Matutupad daw po yan basta mag-ipon lang, maging ganun daw po, ipon ang ipon hanggang sa makapagsimula na kayo ng sarili niyong negosyo. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na may pagkabatugan daw po ang inyong karelasyon. At kayo daw po ay breadwinner ng inyong pamilya. Ikaw yung nagdadala ng inyong pamilya. At ang sabi rin po dito na maaaring maraming magagandang oportunidad ang makalampas sa inyo. Makakaiwas ka naman sa tukso pero napakaraming magagandang oportunidad din ang darating. At ang sabi dito ay may paparating kang pera. Malayo naman sa depression ang problema mong pinagdadaanan. Yan, sabi rin po dito na maaaring may pagtalunan tungkol sa pera pero maaayos din naman ang lahat. Magiging okay. May okasyon na paparating at ang okasyon na ito ay maaari pong matuloy naman at maging masaya ang lahat. Yan, sabi rin dito na may paparating kang pera na dati mong pinoblema ang pera pero magiging okay daw po ang lahat. Medyo malaking halaga po itong darating na ito at magiging masaya ka sa darating na yan. At sinasabi rin po dito na malayo naman sa depression ang problema mong pinagdadaanan. Meron kang minsang nakaaway pero
magiging okay lahat ng ito. Kaya lang po kayo mga bossing ay huwag masyadong kakatiwala sa ibang tao dahil yan daw po ang madalas nyo rin kinakapahamak. At kayo daw po na may pagpapalain bagamat kayo daw po ang nagdadala ng inyong pamilya, nasa inyo po daw ang pagpapala. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Kayo daw po mga bossing ay malapit nyo nang anihin ang inyong kasipagan. Kayo ay may paparating na malaking halagang pera. May makakaranas ka na may manghingi sa inyo ng tulong at ito'y hindi mo mapapahindian. Maaring ito ay malapit sa inyo. Nasabi rin po dito na parang minsan kang may nakaaway na isang lalaki pero magiging okay ang lahat. Maaaring ito'y karelasyon nyo. Kung kayo man ay nagkaroon ng hidwa ng inyong karelasyon, maaayos nyo naman daw po ito kaagad. Mag-iingat sa isang babae dahil maaaring meron kang makakasagutan na isang babae. At kayo daw po ay makakaranas na manghingi ng tulong sa ngayon. Parang kayo ay magkakaroon ng problema tungkol sa usapin ng pera. At ang sabi rin po dito na mag-iisip ka sa ngayon kung sino mauutangan. Maaaring may darating na bagong miyembro ng inyong pamilya. At kayo daw po ay fighter na tao naman. Iwasan nyo lamang itong babaeng ito na maaaring gumawa ng problema. Parang naiinggit po ito sa inyo. At parang gagawa siya ng... Parang lagi siyang mambubwisit sa inyo hanggang sa patulan nyo po siya, hanggang sa mag-away kayong dalawa. Yung ganon. Hanggat maaari, iwasan nyo daw po ang babaeng ito kasi ito ay negatibong tao. At siya po ay mandadamay lamang sa problema niyang pinagdadaanan. Meron daw po kayong pupuntahan at ang pupuntahan nyo ito ay magiging masaya naman ang lahat. Magdiriwang naman kayo ng inyong pamilya sa inyong pupuntahan. At ang sabi po dito ay maraming magagandang oportunidad ang darating. Bagamat kayo ay dumadaan sa mga gantong pagsubok. Pero hindi naman siya ganun ka-worse ang inyo pong tarot card. At iwasan nyo lamang yung inggitero at inggitera. Magkakaayos din kaagad kayo ng inyong relasyon. Bagamat kayo ay roller coaster ang inyong samahan. At ang sabi po dito ay maging handa dahil magkakaroon ng bagong miyembro ng inyong pamilya. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 3. Number 4. Kayo daw po ay nakaranas na na matraidor ng ibang tao, na siya naging dahilan ng kayo ay may nakaaway. Nako, kayo ay lumayo sa mga ganyang tao, sabi po ng ating tarot card. At sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may magandang kapalaran nag-iintay. May paparating kang pera at hindi daw po kayo nakakalimot magdasal. May kasalang magaganap daw po sa inyo. At sinasabi rin dito, bagamat meron kang problemang pinagdadaanan sa ngayon po ay wala kayong kakayahan na ito'y baguhin. Pero darating ang magandang kapalaran sa inyo at biglaan daw po ang swerteng darating at kayo ay magugulat sa mga magaganap. Makakaisip ka ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Maimbitahan ka sa isang okasyon at ang okasyon na ito ay makakadalo ka naman. Maraming pintuan na magbubukas para sa inyo at parang meron kang hindi rin tatanggapin. Parang mamimili-mili ka sa mga magagandang oportunidad. Yung sabi rin dito, sa sobrang magiging abala mo, parang mawawalan ka ng time sa pag-aalaga ng hayop, bagamat kayo ay mahilig din, kaya lang mawawalan ka na ng time. Yung sabi rin po dito na malayo naman sa hiwalayan ang inyong relasyon. At sinasabi rin po dito na ating tarot card na parang may manliligaw sa inyo na mas may edad sa inyo, iwag niyong papansinin. Kasi ito po ay pamilyadong tao na. At ang hasil niya po ay manloko ng kapwa. Manloko ng mga babae. At ekspertong eksperto po yan. Huwag niyong papansinin. Mas may edad po ito sa inyo. At sinasabi rin po dito na kayo ay minsan may nakaaway pero kayo po ay magkakaayos. Minsan na kayong natraidor kaya huwag na masyadong or huwag nang totaling kakatiwala. Kumbaga, sa 100% siguro ay 40% lamang. Huwag niyong todo-todo. Ibuhos niyo na lang sa inyong pamilya kasi sinasabi po dito ay maaaring biglaan dumating sa inyo ang swerte at maaaring may iba pang makalampas na swerte. Kaya kumbaga grab lang ng grab. Kaya dito po tayo mag-focus kung saan aasenso ang inyong pamumuhay. Ayan. Basta't huwag lang makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Yan po ang sinasabi na ating pick a card for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!